Baga, Naimbag, Nabigat, Karen, and to all of your viewers. All right. You recently filed a Senate resolution. And let's talk about the overall, I guess, motive of this Senate resolution. What do you intend to achieve? This is an aid of legislation also, not only to put the blame on who failed here to collect a world record estate tax amount, because the original estate tax amount is at 23 billion pesos, which has now ballooned to 203 billion pesos because understandably there would be penalties, interests, and other charges and surcharges. So I hope to find out if this hearing is really held. Number one, what are the weaknesses in our tax laws, the National Internal Revenue Code? How come the BIR cannot seem to collect such a world record estate tax amount, which the BIR already... Ayan nga, yung sinasabi ko na talagang may problema dito yung BIR eh, parang... Ano ba, inaantay niyang, ewan ko, basta dapat maganda yung sinasabi nito si Pimentel na investigahan. Let's see, pakinggan natin. One, in a final decision. So the BIR has invested a lot of time, legal ability, and energy in this case. And yet when it's now crunch time, there seems to be no property to satisfy the judgment won by the BIR. Now, Senator Pimentel, your motives might be questioned considering you are endorsing another presidential candidate. You are endorsing Senator Manny Pacquiao, and Senator Pacquiao has openly criticized his opponent, former Senator. Yeah. Payment. Hindi, bayaran na yung settled. You can always... a person who is willing to pay can always start paying the amount which is uncontested. That is the proof of good faith that you really want to pay. But if you say that I'm willing to pay, pero guluhin ko ang istorya, I will introduce concepts so that we will model the final amount. Ibang usapan na po yun. That person is not willing to pay. Yun ang sinasabi ko na kung may moral itong si Bongbong Marcos, eh bayaran mo na yung 23 billion kung yun ang ano. Yung sinasabi nga niya rito ni Coco Pimentel, no? Ginugulo mo yung ano eh, para lang makalibre ka doon sa ano na parang pinaiikot-ikot mo. Siguro, siyempre, ang iniisip mo pag nanalo ka is hindi ka na magbabayad, parang ganun. Kasi ngayon pa lang, tumatanggi ka ng magbayad, which is sinasabi ko nga, may utang ka naman talaga, mayroon naman talagang estate tax na dapat mong bayaran. Bakit hindi mo binabayaran? Pero yung mga pag-aari nyo, sinasabi nyo na kayo'y mayaman, no? At namatay na yung may-ari ng kayamanan. So, common sense dictate na kapag ka namatay yung magulang mo, at mayaman yung magulang mo, mapupunta sa iyo yung estate nila, di ba? So, bakit tayo mong bayaran? Sige, talay. Okay. Now, just to balance the discussion, the side of the Marcoses also ask, how could they pay 25 billion pesos when the properties itself were sequestered? I know that the BIR, former BIR Commissioner Kim Henares, has said, regardless of how the assets were acquired, one still has to pay. That's under the law. But then you do have the cap saying, how then could they pay when the assets were sequestered to begin with? Ayan yung mga tanong na ano, dyan sila nagpapaikot-ikot. Tingnan natin. Ito, ano to? Kung si Enrile Harbar, ito bar, top-notcher ito si Coco Pimentel. Ano to? Top-notcher to sa bar. Sige.
Well, in good, if they really are in good faith, then they pay with assets which have not been sequestered. Kasi ganito yan eh. To come up with the estate tax due, the BIR listed the an inventory of all the properties, personal and real, belonging to the decedent, yung namatay, to form which the BIR considered as forming his estate. Tapos in-apply yung formula, highest rate noon, and then came up with around 20 to 23 billion pesos. Mm-hmm. Oh, I'm sure meron dong, let us say, may nakahalo doon na alleged to be ill-gotten and hence some were sequestered. Meron din nakahalo doon alleged to be ill-gotten which were not sequestered. At meron din nakahalo doon property not alleged to be ill-gotten. So merong yung gustong magbayad, siguradong merong magagamit na ipambabayad. Eh kung ginugulo lang talaga usapan, pinapa-complicate lang ng complicate, ay ayaw magbayad. But then, what... Yun ang totoo, non. Ayaw talaga magbayad ng mga Marcos. Hindi nga nagpap... Yun ang ITR lang, hindi inaano eh. Alam mo, magaling itong si Pimentel. Kaya lang, siyempre, ganun talaga sa politika kuminsan eh. Pag magaling ka, ikaw pa yung nai-chapera at kung sino yung magnanakaw at bobo, at ano, siya pa yung sikat. Halimbawa, katulad nila Enrile, no? Hindi nyo naman maikakaila na mayroon itong kasong plunder, no? At itong mga Marcos ay may mga kaso din itong plunder itong magulang nito, no? Mm-hmm. Eh, magnanakaw na patay nga ang tawag dito, di ba? O, sige. Could the government have done, regardless if this were the Marcos family or not, let's say there was an individual who said he couldn't pay, he didn't have the cash, under the law, what could the government have done? Okay, we talk about the same tax, for estate tax, for example. So that person is... Ayun nga, maganda yung katanungan na yan, ano? Ni Karen Davila ay sagutin niya no. Someone who died because he's now entitled to inheritance, that's why he needs to pay the estate tax of his ancestor's property. So what could be done, or some summary nature na nga suppose ito, Karen eh. So summary, we look at the meaning of the word summary, ibig sabihin nito mabilis. Summary, faster. So the BIR would look for properties belonging to the person who died, whose estate did not pay the tax. Pwedeng personal property ito, sasakyan, alahas, ano pa ba mga stocks, shares of stock, ganun. Tapos pwede ding real property ito, lupain, bahay, building, kinarya. But clearly no effort was made in the past to do that. Yeah, that is what this hearing is supposed to unearth. Ipakita nila ano. But in the case which I have read, the BIR in the early 1990s at least sold around 10, again, mm-hmm. ten properties basically all located in Tacloban or Leyte. So mamaminus dapat 'yon pag nabenta 'yon, kahit walang buyer, ililipat sa pangalan ng gobyerno, yung halaga noon i-maminus na natin ngayon sa estate tax due. So there was an effort in the early 90s mentioned in the Supreme Court case. So ang tanong natin after that, ano na nangyari? Mm-mm. Because the figure today of 200 billion, the Marcoses themselves may respond and say, where would we get that amount, right? So then the problem is, how do you collect an amount that a person or an individual cannot produce? Ayun, maganda yung tanong. Pasagutin natin to. Sige. But then that individual or those individuals who are heirs should no longer receive any inheritance, because that means that theoretically, the entire estate of the person who died would
have to be surrendered to the government to pay for the estate taxes due. Ganun po yun eh, napabayaan ng kaso, 23 billion ang umpisa, now it's 203 billion because 20 plus years po pinabayaan na yung kaso, nagdodoble yan because of interest, penalties, charges, and surcharges. Kasi naman, ang expectation kasi na BIR, ang estate na ito has assets more than, siguro around 100 billion, that's why 23 billion yung estate tax due. Eh. So ang expectation naman ng BIR, kung may problema, this kind of an estate should be able to afford the lawyers to fight for the rights of the estate and question all the questionable procedures, decisions, and figures. Eh, wala eh. Umabot nga sa Supreme Court, eh, nagkaroon ng final decision, so then that's it. That's it. That's all, the 23 billion pesos estate tax liability is fixed. Therefore, the BIR, since the BIR started with 100 billion to, you know, ganun yun eh, mas malaki yung estate eh, kaysa sa estate tax eh. So, there is still expectation that we can collect, should be able to collect at least the original 23 billion amount. All right. Now, your fellow senator, Aimee Marcos, is questioning the timing of the move. And she says it could be because her brother is the front runner in this race. Would that be a bit awkward on your end that you are Excuse me. Tangina, yan na naman. Yan na naman. Politika na naman sinasabi nitong mga Marcos eh. Magbayad kasi kayo. At kayo naman mga taga-BIR, no? Yan nga sinasabi ko, ma'am, yan. Tignan mo, tatamaan kayo kay Senator Pimentel, no? Yan ang sinasabi ko sa inyo, mga tangang mga vloggers ni kayong mga magnanakaw vloggers, no? Kayong mga tatanga-tanga dyan. Oh, ayan. Oh, ito. Si Enrile, pinaniniwalaan nyo. Si ano, ito, baka naman paniwalaan. Hindi nyo ito paniwalaan. Itong si Coco Pimentel. Eh, magaling din to. Hindi ito, kung magaling yung matandang Enrile na yan, magaling din to. Bar top notcher din to si Coco Pimentel. So, yung sinasabi niya is may logic. Hindi katulad nung kay Enrile na walang ka-logic. Kaya tingnan natin ha, let's see kung anong mangyayari sa Senate probe na yan. No? Antayin natin at iyan yung tama. Ito yung sinasabi ni Coco Pimentel. Ito yung malinaw at very madaling maintindihan na paliwanag na kahit hindi ka abogado, maintindihan mo ito. Ay, in short, ang sinasabi niya rito, pinaiikot-ikot nila yung sistema o ginugulo nila para humaba yung ano. Of course, may problema rin dito ang BIR. Either sila'y corrupt o ano. Let's see, malalabas naman yung Senate probe. Abangan natin. Oh. O shout out dyan kay Basag Vlogger, ha? Huh?